sa ating lahat. Panibagong araw na naman, panibagong vlog na naman tayo. So magandang umaga sa ating lahat. Welcome back muli sa aking YouTube channel. So for today's vlog ay bibigyan ko yung aking mga alagang manok ng ipil-ipil para kainin nila, at para kung may mga bulati yung iba sa kanilang tiyan ay mawawala, kasi magsisilbi rin tong pampurga yung ipil-ipil. So herbal pa sa kanila, natural lang, walang halong kemikal. So ito, pakita ko sa inyo yung ginawa ko, DIY na taniman. So sa taas nilagyan ko ng ang tawag dito, kalugbati. Tapos dito sa baba yung talong, ano, yung talong medyo mataba na. So sana mamunga na to, guys. At nabisita ko na kanina yung aking munting manukan, may nangitlog na. Ang unang nangitlog ay yung Brahma. So matapos ko na rin pakainin, at ipapakita ko rin sa inyo yung aming kalamansi dito, guys. So yan, yan yung aming kalamansi, may markot. Ang markot si tatay ng dalawang piraso, kasi namumunga na yan, mababa pa. Bunga na rin yung puno ng saging. Ayan. Ayan, may mga agabi din dito, guys. Ayan, dito kami kumukuha ng pangulam minsan. So, masarap pagataan. Babangan nyo, kukuha ako ng itinipin. So update pala, guys, sa nag-iisang sisiw natin. So dito, dito ko muna nilagay. So yun ang sisiw. Tapos na rin kumain to, guys. So yun ang, so yan na sya. So, malaki, wala pa rin balahibo. Guys, so, malaking klase ng manok to. Hello. So yan, yun sya. Yan. Yan, nakahapon siya, guys. Balik, balik muna. So ibabalik ka lang dito at ikay baka mawala. Yan, dyan ka muna, magpalaki ka dyan. So update ko rin kayo sa pakwan, guys. Yan o, ilang araw lang malaki na, guys. Malaki na yung bunga. Yan, sana madagdagan pa to, guys. Marami pang bulak, bulaklak. So ito yung ating mga manok. Ito yan sa loob. So basang basa kasi malakas ang ulan dito at saka yung hangin dala siguro ng bagyo. So yan, so ipapakita ko muna sa inyo yung itlog. So yung unang nangitlog dito, guys, is yung gray, you know, na Brahma. So yan yung unang nangitlog. So ito yung kanyang itlog. So yan. So yung nilalagay ko dito para iwas basag is yung galing sa puno ng saging. Dito, dito ko kinukuha, guys. So yan, mga ganyan. Mga ganyan para iwas basag sa mga itlog. At iibahin ko na rin itong sit up ng paitlogan. Yan. Yung isa dito is hindi na itlogan kasi sira yung pugaran. Tapos pinasok ko muna dito yung BPR natin na hen, yan o, para magbreed sila, silang dalawa. Kasi hindi nagbibreed yung Brahma sa kanila. Sa Brahma lang talaga nagbibreed yung Brahma rin na rooster niya, no? So tinutupa na yan yung mga Rhode Island Red natin. So sa susunod na araw i-prepare din natin yan dito sa Rhode Island Red na rooster para mag pure breed na sila. So ito yung ating puno ng saging. So malapit na sigurong mamunga to. Yan. Tapos meron ding bayabas dito. Ayan, guys. May mga bunga na rin.
Tapos dyan sa labas, so daming bunga yung rima or breadfruit kung tawagin. So daming bunga. At saka update ko lang kayo guys sa mga native hen. So bali may naglimlim na rin na isang piraso. So nakalagay na rin tayo doon ng itlog ng mga heritage breed natin. Pinasama natin sa paglimlim. So dito guys, papakita ko sa inyo. Uy, huwag ka dyan. At baka ikaw ay matula. Dito sa kabila. Yeah. Dito sa kabila. Yan. Yan yung nagsisilbing taga-breed ng mga manok dito sa labas guys. Kasi dun pag sa loob, hindi sila pumapasok minsan lang. So ito yung bagong naglimlim natin guys. So yan. So silipin natin yung itlog. Tira na ito na ng muka guys eh. So bali yan guys oh. Yan. Yan yung itlog niya. So bali may heritage breed na itlog tayong nilagay dyan. Para sakaling mapisa niya is madagdagan yung heritage breed natin. Tapos dito, ito yung nanunuka talaga guys. Hindi talaga mahawakan yung manok na yan. Tapos dito, may pugaran tayong nilagay. Kasi yung isa na to, na natirang native hen, parang mangingitlog na. Mahanap na siya ng pugaran. So sana dito na siya ng itlog. Actually meron din tayong nilagay na heritage breed ng mga itlog dyan guys. At ilang araw lang mapipisa yan siguro. Tapos dito yung ating mga upgraded. Yan. May rooster na isa dyan. Tapos yung mga upgraded natin na manok. So kuha lang tayo guys ng ipil-ipil. So yan yung breadfruit. At saka dito yung kamyas. Yan guys, so may mga bunga pang natira. Yan o. So yan yung ginagamit ko minsan sa paksiw at saka sa kinilaw. Yan guys o. So yan. So dyan lang yung ating munting manukan sa gilid ng ating munting bahay rin. Yan. So dito tayo kukuha ng ipil-ipil sa likod lang ng kusina namin. Dirty kitchen. So meron din dito ang gabi. At saka ito, uraro kung tawagin dito sa amin. Uraro. At saka may kamote din dito. Talbos ng kamote. So minsan dyan din kami kumukuha ng pang-ulam. So ito guys, ito lang. So babaliin lang natin yung sanga. So yeah. So yun guys, bali ito, nakakuha na ako dalawang sanga lang. So ilalagay na natin to sa ating munting backyard para makain nila. Pushy! So yan na yung ating native. Naghanap na siya ng maitlugan. So pasok tayo dito sa ating munting backyard. Sana kainin nila to. Malunggay din minsan yung nilalagay ko. So ilagay lang natin dito. Sa yan. Ha?
Tapos dito yung iba, ipit lang natin dito sa puno ng saging. So bali yan. So yan na guys. Yan. Tinitingnan pa nila. Siguro maya maya kakainin na yan. Observe lang muna natin guys. At actually hindi pa siguro to sila makakain dahil busog pa sila ng feeds na binigay natin kaninang umaga. Yan. Yan guys, oh. Nakakain na. Ayan yung ating rooster. Busog sila guys. So actually itatanggalin ko yung plywood na to, tapos papalitan ko yung net. So may net naman dito sa taas na extra, so tatanggalin ko yan dyan, tapos ilagay ko dito at ayusin natin yung bubong at para hindi talaga nabasa yung mga itlog dyan sa taas, kasi sayang naman. Okay, so yan yung ating Rhode Island Red. Tingnan natin mamaya kung mangitlog to dito. Kasi nangingitlog din to guys. Yan. Ganda na klase ng manok. Yan. PPR natin. Okay, so. Ang laki. Pumasok siya sa loob ng net. Baka siya yung nangingitlog dyan. Pero ilang araw na hindi nangingitlog dyan guys. Siguro alam nila na basa rin yung lupa. Kaya hindi rin sila nangingitlog. Tapos ito pala guys. Masarap to ilagay sa isda. Ito. Yung dahon na yan. Sa priskong isda. Mga sinabawang isda. Ayan yung dahon na. So ang tawag dito nyan is labihig. Iwan ko sa iba kung ano yung tawag nyan. Observe lang natin mamaya kung maubos nila yan or kahit kumain lang naman sila ng kunti. Yan. Ito yung ating Rhode Island Red. Yan. Ayan natin ang pangarang. Hindi sila maglaban nito kasi grabe talaga to. Yan, nanunuka na nga yan. Actually binuksan ko muna yung party dito para makapasok sila dito at dito muna mangitlog yung hen na BPR. Yan. So wala tayong extrang pugaran, pwede naman natin lagyan dyan sa loob. Lang ganang kumain ng itilipin mo guys. Maya maya siguro. Yan. So tinutuka na nila. Yun o. Yun. Nag-breed na sila. So yun lang guys for today's vlog. Maraming maraming salamat sa walang sawang panonood sa aking munting video. So God bless sa ating lahat. Bye-bye na.